Yo, what's up mga ka-review? This is again, may dumating na naman tayong gawa. HP, ang problem niya, smart hard disk error. Yan po, hard disk 301. So, try natin siyang i-repair. Tapos dito, kung mababasa nyo dito, magkakaroon siya ng problema. Ito, automatic repair. So, try po natin siyang i-fix ngayong araw na to. Ito yung pangalawang gawa ko sa araw ng Friday pa yun. Friday yata ngayon. Natin to i-reformat kung makukuha natin, ano mga ka-review. So F10 dito naman po ang BIOS settings nya is F10, no, mga ka-review, para makapunta kayo sa BIOS. So may kita nyo rito, ayan, diagnostic error, then dito enter to continue. So click nyo lang yung enter, papasok kayo sa pinaka BIOS nya, and then pagdating dito sa BIOS, tignan nyo itong USB. So yan, katulad nyan, USB diskette, hard drive, and sa taas OS boot manager. So click nyo lang yung F6 para tumaas sya. So napapansin nyo, nasa taas na sya. And then ang settings ko rito naka secure boot, kasi titignan natin kung papasok pa yan, kasi pag naka secure boot ang isang laptop, hindi nyo talaga mapapasok yan, hindi nyo mare-reformat. Minsan lang po yun, sa ibang ano naman pwede. So save natin, just press F10, then enter. And then F11 or boot key, enter ulit. So yan, please wait. So try natin. At yun nga, no, mga ka-review, sana may mga ibang client kasi talaga na parang dinadown yung aming trabaho, na parang sinasabi nila
namemera. Siguro nakaka-encounter sila mga ka-review ng mga technician na ganun ang iniisip ng mga ka-review. Pero hindi po lahat ng ginagawa namin is madali lang. Yung nakikita nyo sa YouTube na tinuturo namin at ng ibang mga tech, madali lang po siyang tignan, madali siyang sundan. Pero kung ikaw na po yung naandon at ikaw na ang gumagawa, madalas hindi mo namamalayan, abono ka na pala sa huli. So ganun po. Ang lahat po kami is katulad sa akin, dumaan na po ako sa mahabang panahon ng pagre-refer ng laptop at ng cellphone, computer. So hindi naman po lahat ng oras is swerte talaga sa gentong larangan. May time din po talaga na kami mismo nag-aabono. Or minsan nga kahit hindi kaya ng customer ang presyo, is kami yung nag-a-adjust, no? Kasi gusto rin naming matulungan yung bawat customer na pumupunta sa amin, mga ka-review. So itong gawa natin is ito yung HP, no? Tuloy ko lang HP po ito. And yun po mga ka-review, ha. May mga client kasi minsan na na-underestimate kami. Yung tipong madali lang naman yung ginagawa nyo eh. Mga ganong words at saka ba't ang mahal sa'yo, ba't sa ganon mura. Unang-una po, yun yung sinasabi ng comparison people. Pag kinumpara mo po yung trabaho namin at trabaho dun sa pinagpagawaan nyo na mura, may pagkakaiba po yan. Unang-una, warranty. Nakaka-encounter ka ng warranty 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 3 days. Pero sa mga legit yan, mga talagang tagal na, katulad sa akin po, na may warranty ko po is 1 month, pero susunod ka po dun sa rules and regulation ng warranty waiver ko. Hindi pwedeng ikaw na yung may kasalanan is iwa-warranty mo pa. Kumbaga, kung lahat ng nando sa warranty waiver ko is nasunod mo yon, igagrab ko siya as a warranty yung sira. Pero kung hindi mo nasunod yung warranty waiver ko, hindi ko na siya tatanggapin. So panibagong payment yon. And minsan ang ginagawa ko po mga sir, mga boss, no, kapag kunwari kayo na yung nakadamage, kunwari sa LCD, ang warranty lang natin is sa akin po is auto touch or hindi ma-touch. Kasi pagbasag po yan and nagkaroon ng mga scratch at nagkaroon ng lines is human negligence na yun. Wala naman po kasing cellphone na masasabi natin na bigla na lang siyang nag-crack. Diba? Kagagawa lang. Bigla na lang siyang nagkaroon ng mga spot-spot. Hindi po mangyayari sa LCD yun kung hindi natin iningatan. Tama po ba? Minsan nga, aaminin nyo na nga po minsan talaga nakakapagsinungaling kasi ayon yung gumastos. Pero sa akin po kasi, nung time na may mga customer ako na ganon, ang ginagawa ko, hindi siya covered ng warranty, sir. Pero kung gusto nyo magawa yan, hati tayo. Hati tayo dun sa presyo ng LCD. Kasi hindi pwedeng ikargo ko yung LCD na ikaw naman ang nakadamage and sasabihin mong warranty. No. Ang warranty po, may limitation po yan. Kung ano po yung sinabi ng technician sa inyo, is yun lang po ang warranty natin, mga ka-review. Sinasabi ko lang po ito para may mga idea kayo. And minsan kasi nakakaurat din talaga magkaroon ng client na sasabihan ka, ang mahal mo maningil. Sasabihan kang OP, tapos madali lang yan. Yung bang yayabangan na. Alam nyo, sa totoo lang, everyday po kaming nag-aaral, nagtutuklas ng mga repair kasi ang unit po, mabilis po magbago. Hindi po yan pare-pareho ng design. Hindi po yan pare-pareho ng program. May mga time na hawak namin yung unit, no? And saka pa lang namin siya mai-encounter kung ano yung magiging problema. And yun naman, nagkakaroon naman ng minsan pagka nagawa mo na nag-success 100%, okay. Pero pag minalas-malas ka at tumimpo sa iyo yung unit,
na may ibang problem at na kunwari na program mo biglang namatay, doon po abonado po talaga ang technician noon. So ganun po mga ka-review, mahirap humusga kapag nakikita mo lang sa YouTube na ganun lang yung ginagawa. Hindi po lahat ng na-upload sa YouTube ay kompleto ang detalye. May mga bagay po yan na minsan natatago or naka-shortcut na lang yung ginawa niya. O ginawa. Katulad po sa akin, yung sa akin complete details po yan. Pero siyempre unang-una dadaan ka pa rin sa basic bago mo gawin yung mga bagay-bagay na gagawin mo sa repair. Bilang technician, siyempre kumbaga aalamin mo talaga kung yung talaga ang nagiging sanhi ng problema niya. Kasi hindi ho porket hang logo lang yan yun na agad ang problema, program na agad. 'Di ba? May mga ibang problem po yan na may encounter nyo kapag pinprogram nyo, lalo-lalo na po sa Samsung, 'di ba? So sa mga technician ko diyan na alam naman, no. So nasa inyo na po 'yon kung ano 'yung paliwanag, pero opinion ko lang po 'yung sinasabi ko dito. So ang masasabi ko lang po, kung i-approach nyo po na maganda, kung magtatanong po kayo or magka-canvas kayo, kung namahalan man po kayo, umalis na lang po kayo, huwag na lang po kayo mag-iwan ng ibang salita. Siyempre masama rin po ang dating sa amin yun, sasama din po ang loob namin. Kasi unang-una hindi naman po talaga yung trabaho namin ang binabayaran nyo doon. Yung skill po namin at kung ilang taong kaming naming hinasa yung mga sarili namin sa larangan ng gentong pagre-refer mga ka-review, no? So yun lang po, sana magkaroon kayo ng aral about dun sa pakikipag-communicate sa technician. Alam nyo po, ang technician naman madali pong pakiusapan yan, madali pong masabihan yan, madali rin pong hulihin ang kiliti niyan kung maganda po yung approach nyo bilang isang customer. Kunwari, katulad na sa akin, meron ako na-encounter noon na kasalanan mo na nga yun nangyari, ibibintang mo pa sa technician, tapos sasabihin mo pa sa technician na ganito, ganyan, ganun, ganun. Mali po yun. So, approach nyo po ng maayos. Punta kayo sa technician, bisabihin nyo. Ganito kasi, parang may iba pang problema. So, iti-check ngayon ni technician. Kung meron talaga na problema na hindi part doon sa ginawa niya, automatic po yun. Siyempre, may bayad po yun. Pero, mabibigyan kayo ng discount ng technician dahil maganda po ang approach nyo. Pero kung pagpunta mo pa lang, bubungangahan mo na, sisigawan mo na, mumurahin mo na hindi mo naman alam talaga kung ano yung totoong nangyari, is wala talaga. Mag-aaway lang kayo, di ba? Magpapang-abot lang kayo. And besides, hindi ka madi-discountan ng technician. So, ugaliin po natin yung approach na maganda. Kumbaga, sabi nga nila, kung may respeto ka sa isang tao, irerespeto ka rin yan. So, yun po mga ka-review. So, eto yung continuation sa HP na ginawa nating video mga ka-review, no? Tutuloy ko lang kasi kanina naputol.
Hindi. Luma yun eh. Malakas na kuryente yun. Naghahanap nga ako eh. Bala kong ibenta yun. Tapos bibili ako ng ano, portable na lang. Nahina daw ang konsumo ng portable mo kasi may naka-portable dito na natanungan ko. Kano naman? Yung portable na iPhone nasa 10,000 at 23,000 pala. Saglit lang mami ko, saglit lang. Patayin mo na. Ayan. Ano wala? Hindi, ano ko lang. Magos. Natid niya na yung ubya. Ubya. Magulog ka na ba? Wala pa. Okay naman ah. Meron? Sa'yo ang meron. Ay wala. Sublit. Tingnan mo na. Sublit. So ayan mga ka-review, natapos na natin yung pagre-reforma dito sa HP. So hanggang dito na lang siguro itong video na to. See you on my next video repair vlog. Peace out.